1957. 57, 58. So ngayon, ilang taon na kasi showbiz? For 65. 65? For 65 years yung po sa showbiz, sino-sino leading man ang hindi mo makalimutan? Erap! Erap, syempre. Ay! Umiba ang mukha ni Tita Perla. Hindi. Na-interview na natin si Tita Perla dati. Sino pong leading man ang hindi mo Na-interview na natin siya dati, yung kila Romnick. Nananahimik na yun. Okay. Eh, pero sino kong hindi mo makalimutan ang leading mo? Wala naman. Ako, isang artista na malaking ano sa akin, hindi ko naging leading man. Nakasama ko lang batang ganyan hanggang naman. Si Jay Ilagan. Ay talaga, bakit po? Ang galing niya eh. Ang galing niya. Tsaka yung relation namin sa trabaho. Ano talaga? Sabi ko nga yung misa isang gamugamo, sinabi nila. Galing ko daw doon. Sabi ko, hindi ako gagaling diyan kung hindi kay Jay Ilagan. Naramdaman ko yung anak ko na nagmamalasakit sa akin. Nabigay ko na yung ano, nabigay ko yung character ko, yung role ko. Sabi ko, pumigil sa kanya. Sayang din talaga. Kasi nung maliit yan, patapon, ganyan yan. Kaya ako sabi ko nga sa kanya, alam mo, nung araw, kinakarga kita. Ngayon ako nakakagahin mo. Sabi ko, ginaganyan mo. Ano, Patapon, 1962. Child star siya noon. Ang role niya, kapatid ko. Magkapatid kami. Ilang taon mo kayo noon? 22. Mga ganun, 22. So, pang ilang pelikula niyo po itong Apo Hapon? Hindi na siyempre mabilang siguro, di ba? Ito yung mali mo may list. Wala kayong listahan, Miss Perla, ng ano? Nagugulat ka ako pag nanonood ako sa TV. Ay, andyan pala ako. Ay. Mga ganyan. Ay, isa sa magaling ka, hindi ko hindi makalimutan yung ano. Hindi, isa siguro ang isang ano mo. Hindi ako namimili ng role. Kung ano yung bigay niya sa akin. Hindi, pero ano talaga? Hindi ako yung... Ay, hindi ako ano yung kay Ate Guy, Bulaklak na Maynila ba yun? Yung kayo na Beach Ball. Bulaklak sa City Jail. Bulaklak na City Jail. Bulaklak na Maynila, nandun din ako. Bulaklak City Jail, kay Ate Guy, kayo ni Mitch, Celia Rodriguez, Celia... Rodriguez, Celia. Hindi, si Manessa. Celia Rodriguez. Celia Rodriguez. Si Rita Gomez. Celia Rodriguez. Sa Celia. Wala doon. Na si Rita ang gagaling ninyo doon, probongga ka rin doon. So, hindi, ang nakakatawa. Yun yung sa kulungan, di ba? Oo, nakakulong kami. Alam mo, sabi ko, ending na nung pelikula. Ending na. Sabi nung, ando pa rin ako. Sabi ko, direct, apat na bala tumama sa akin, buhay pa ako. Mag ganun, hindi ba? Sa ano? Oo, sabi ko, apat na. Kasi sa ending, naka-wheelchair. Mario Omara yata. Naka-wheelchair ako. Eh, binibigyan yung anak ni Nora. Guy. Why pa ako direct? Sabi ko, apat na bala, apat na dak. Bagsak ako. Ganun eh. Ibig sabihin gusto ka nilang artista. Hindi. Alam mo, sabi sa akin, ikaw lang ang artista na hindi nagbigay sa akin ng ano, sakit ng ulo. Ay, talaga. Eh, tuwi kasi kung i-schedule, Yes, ako lang yes. Walang, teka muna, kasi mga kasama ko naman doon, may jetter, may iba-ibang, may senior, may ano, iba-iba siyempre ng ano yun. Yeah, ang schedule nila, ako walang schedule. Ganun ako, pag meron akong gagawin. Doon ka nakafocus. Doon muna. Sa dami mo nakatrabaho, halimbawa kayo ho ang judge sa Perla, sino ho ang best actress para sa iyo of all time? Marami sila eh. Sino po? Sa ngayon lang, nanonood ako ngayon, ang dami magagaling. Siyempre, eh. Nakakatrabaho. Nakatrabaho mo. Para sa iyo, the best actress of all time. Para sa iyo. Para sa opinion mo yun, di ba? Oo, pero sa ano... sa totoo. Okay. Malilimutin ako. Yung mga... Pero siyempre, maalala. Lahat sila. Wala. Tita Perla, sa lalaki. Hindi. Sa lalaki. Opa. Yun nga, si Jay. Jay Manalo. Yung ramdam ko na anak ko siya. Yung ganon. Ngayon, sa mga babae, sabay ako nagnanay kay Nora at saka kay Wilma.
ang mga tinatanong sa akin eh. Noon pa. Paano ba ang mangarap? Nanay sa loob. Oo. Minoranyan, may Bilmanyan, di ba? Yung mga ganon. Naglalabo, nag-aawayan. Eh, di, eto na. Tatanungin ako. Sabi ko, eh, pareho yung magaling. Sa totoo, pareho yung magaling. Iba-iba nga lang yung attack, hindi ba, sa mga role. Iba-iba. Sabi ko, pero pareho silang magaling. Pareho ng mga award winning. So, pareho para sa iyo, Nora and Vilma talaga ho. Oo. Ang kaibesa. Pareho kong mahal yan. Si Vilma, ang tawag niya sa akin na Ate Baby. Si Nora, Mare. Naanak ko si Lotto. Kumusta naman po yung ano, yung Lola Magdalena? Tapos yun ang maayos kay Direk Joel. Oo. Wala naman po yung wala kayong love scene sa Lola Magdalena. Kaya ano sila eh, si... Isa lang ang minahal ko doon. Si Juni Gamboa, si Ernesto. Yun lang ang ano ko, yun lang... Kaya alam mo, nung matatanda na kami, hindi ako mabuk. Nung marampa kami sa park, hindi ako mabuk. Alam mo kung bakit? Hindi ko ako malapit sa mga lalaki. Isa lang ang ano ko, at saka daldal ako ng daldal. Salita ako ng sal... Alzheimer na ako eh. Tapos isa lang ang lalaki sa buhay ko. Lagi. Eh wala namang, hindi ako mabubuk. Yung mga kasama ko nabubuk. May Alzheimer sa kayo doon sa karakter sa role? Pero nung nakita ko si Junie, nawala ang Alzheimer. Ano ba? Pautang nga. Hindi ka mo ako. Pautang nga. Si Roda. Pero di ba pares nyo nakatrabaho dati si Erap at si Fernando po Jr.? Oo naman, pareho naman. Sino ba yung nag-aagawan sa inyo dati? Hindi, si Fernando po hindi niya ako. Isang beses lang ako naging leading lady niya, silang dalawa ni ano, magka-rival. Yung kapatid niya, si Andy po, silang dalawa. Isang beses lang yun, naging nag-lead role ako kay ano. Naging anak ko siya nung bata, si maliit. Pinatay naman kagad ako, namatay kagad ako. Kaya sabi nga ni Joseph, kailan mo ako magiging anak? hindi ko si Rani daw, naging anak ko na. Pero hindi mo naging anak si Erna? Hindi. Naging jowa po, pwede. Love team. Yun nga yan, di ba love team? Nag-love team. Pero dito Perla. Oh, ikaw gusto ko. Sige, Direk Armand. Gusto ko na. Tita Perla. Uy, patayo mo. No? Surviving. Dindayo, ang dami. Oo, ang gusto na. Ikaw gusto mo na lang ako. Ay, ano, Tita Perla, minsan mo ba minahal niyo po sa ito? Love team kami. Ah, love team mo. Hindi. Naging kami. Ah, naging nga. Mag-uwi nga po. Minsan yung minahal mo. Naging kami naman. Oo. Oo naman. Siya lang naging boyfriend na artist lang. Ang ano nga eh, ang nanay ko. Hindi nagagalit sa akin pag may mga umaakyat na ligaw pa sa akin. Sinasabihan ako ng nanay ko. Hoy, may boyfriend ka na. Ba't tumatanggap ka pa naman yung ligaw? Sabi ko, nay, eh kung saan ako sinusundan yan eh. Ako, sunod-sunod, inaano ko yung mga manliligaw, yung mga... Ayoko namang banggit ng pangalan. Tita, may boyfriend mo kayo noon? Nililigawan ka ni Erap? Hindi. Boyfriend niya na si Erap. Si Erap. Tapos may isa pang aktor na nanliligaw din sa iyo eh. Nakwento mo dati. Parang nag-aagawan nga sila. Sino ba ito? Wala eh. Lahat yung mga karamihan naging kaibigan ko eh, barkada. Yung walang ligawan ah. Naniwala ka. Walang ligawan, diba? At si Erap lang. Si Erap lang talaga. Hindi, walang ligawan. Si Erap talagang, yung kasi ang ano ng nanay ko noon, pag 18 years old ka na, pwede ka nang maligawan. Hindi, pwede na akong boyfriend. 19, nung boyfriend ko si Joseph, 19 years old na ako. Nung naging boyfriend mo na siya? Love team eh. Siya ko ba first boyfriend? Ah, talaga. So we can say na siya first love mo. Oo, hindi ako pwede ligawan. Dagot ka. Eh, ngayon pa, pag nagkikita kayo? At saka, hindi ako nakikipagkita sa kanya. Ah, hindi na? Hindi kahit ako sa pelikula? Kahit nung, ano pa, nung naging presidente yan.
Ayoko. Nire-respeto ko asawa ko eh. Asawa. Ay, ang ganda naman nun. Bongga. Sikitado ko. Oras na makunan ako ng litrato, kasama ko to. Pag gano'n. Makakahiya sa asawa ko, di ba? Respeto lang. Diba? At sa asawa